Nagluluksa ang buong fashion industry sa bigla ang pagpanaw ng international fashion designer na si Rocky Gathercole sa edad na 54. Isa si megastar Sharon Cuneta sa labis na nalungkot sa pagpanaw ng kaibigan. Nagpapatrol MJ Felipe. Sina Katy Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj at Jennifer Lopez. Ilan lang sila sa A-list superstars na binihisan ng international avant-garde Pinoy fashion designer na si Rocky Gathercole. Nasuyod na ni Gathercole ang sikat na fashion show sa buong mundo, kabilang na ang New York Fashion Week. As a Filipino, talagang sobrang proud ako dahil napili nila ako to be part of the show. And this is first time in Times Square na gawin nila to. Ako pa ang finale. Pero di tulad ng kanyang mga nagniningning na obra, madilim ang nakaraan ni Gathercole. Natampok sa maalaala mo kaya ang kanyang life story. Batang layas dahil inabuso ng ama. Hinanap ang ina ngunit tinaboy. Naging palaboy siya sa Maynila hanggang sa namasukan bilang waiter. Gusto ko humingi ng tulong. Wala talaga. Pangarap ko na lang na makakain ako. Pagbutihin ko yung ginagawa ko doon sa amo ko. Hanggang sa nagsimula siyang gumuhit. Nakapagtrabaho abroad at doon na nagsimula ang karera niya bilang isang fashion designer. Sa lahat ng kanyang tagumpay, hindi naaalis sa isip ni Rocky na tumulong sa mga batang lansangang gaya niya. Kaya hindi nagdalawang isip si Rocky na maging bahagi ng benefit show ng Bantay Bata 163 noong 2017. Mismong ang idolo niyang si Sharon Cuneta pa ang humarana sa kanya. Si Rocky ang nagbihis sa 40th anniversary celebration ng megastar. Kaya ganoon na lang ang iyak ni Sharon nang makarating sa kanya ang balitang pumanaw na ang kaibigan. Rocky, wherever you are, I love you. And my Sharonians appreciate you because Rocky was a super solid Sharonian. We had so many plans. He was excited to do more clothes for me, but now he's gone. Kwento ni Jojo Bragais, Miyerkules ng hapon nang matagpuang walang buhay ang kaibigan. He's supposed to be may meeting siya. So parang nagpiprepare siya ahead of time. Parang 4 ata yung lakad nila. Then, tsaka lang siya hinanap. Hindi na nagre-respond si Tito Rocky sa ano, sa restroom. So doon na sila nagpanik. Binuksan nila yung pinto. Then nung nakita nila, medyo nangingitim na nga daw po si, ano, si Tito Rocky. Agad silang humingi ng tulong sa barangay. Ayon sa kapatid ni Rocky na si Mark Anthony Almeda, namatay ang designer dahil sa stroke. Sa social media, bumuhos ang pakikiramay ng buong fashion industry, pati ang paghanga ng mga katrabaho sa professionalism ni Gathercole. Para sa kanyang mga kasama, habang buhay nang nakaukit sa kasaysayan ng fashion industry, ang di mapapantayang obra ni Rocky Gathercole. At ang mensahe niya sa kabila ng kanyang tagumpay, dapat simple ka lang eh. Yung take it lightly, hindi yung overacting. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nakatakdang magsimula bukas ang burol ni Rocky Gathercole sa St. Peter Memorial Chapel sa Quezon Avenue sa Quezon City. Sa Lunes naman ang kanyang cremation. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa pamilya ni Rocky Gathercole.